Nag-aaway at nagtutulakan ang dalawang paniki. Pilit na nagpupumiglas ang babaeng paniki mula sa lalaki. Nang biglang palipat-lipat at nagmamasid ang isang lalaking small flying fox o fruit bat para maghanap ng babaeng makakapares. Iniisa-isa niya ang mga babaeng paniki sa puno. At nang nakahanap ng kapares, kailangan niya namang kunin ang loob nito. Pero hindi ito magiging madali. Magiging agresibo kasi ang mga paniki tuwing mating season. At kapag pinoprotektahan nila ang kanilang teritoryo, maya-maya pa, nagkaroon man ng kontak, hindi tiyak kung nagtagumpay ang mating ng dalawang paniki. Kung maging successful ito, makakapag-produce siya ng isa hanggang dalawang baby bat. Ganyan kahirap mag-reproduce yung mga paniki. Mula isa hanggang dalawang linggo, hindi iiwan ng nanay na paniki ang kanyang anak. At habang nag-iipon pa ng lakas ang batang paniki, depende muna ito sa kanyang nanay pagdating sa pagkain at hirahan. So during the time na magkasama sila, wala siyang gagawin kundi umasa lang dun sa nanay niya for sustenance, sa milk na ipoproduce nito. Yung nanay naman kasama yung mga baby paniki sa paghunt nila ng food. Naabutan namin ang batang paniki na ito na dumedede habang nagpapahinga ang ina. Susubukan ng batang paniki na lumayo at magmasid sa paligid. Pero tila sinaway ito ng ina at pinabalik sa kanyang katawan. Malakas ang maternal instinct ng mga paniki kaya natural sa kanila ang pagiging overprotective. Kadalasan, mga 8 to 10 weeks bago humiwala yung mga baby paniki sa nanay nila. Dito na nagsisimula ang pagsubok. Halatang kapos pa sa lakas ang juvenile na panikin ito. Arboreal ang mga paniki kaya sa mga puno umiikot ang kanilang mundo. Pero minsan, nag-iiba ang kanilang kapalaran kapag naalis sila sa kanilang tirahan. Pinuntahan kami isang lugar dito sa Batangas kung saan merong daang-daang paniki ang nakatira dito. Anong una po naman, wala po sila dito. Kasi bigla na lang po dumating sila. Kasi yan po, dumami na po ng dumami. 14 years na po siguro yan, hanggang 15 years. Sa dami nila, nakikita mo, ilang puno na yun na-occupy ng mga bats, no? As roosting site, yung magkakatabi. At makikita mo talaga na ito yung roosting site kasi nawawala na yung dahon ng mga puno, no?
isa sa mga problema daw dito, nakikita nila madalas na may mga baby panic na nalalaglag mula sa puno. Nakikita na lang nila sa lupa. Kaya yung umikot kami doon sa area, nakita natin meron doon mga patay at naagnas na panic na nalaglag mula doon sa mga puno. Nung bagyo pa, siguro po ay sa sobrang lakas na po ng bagyo, hindi na po kinaya, pumagsak na po siguro sila. Kaya po siguro namatay na rin sila. Eh siguro po yan ay tinali na lang po siguro ng mga bata dyan. Naabutan namin ang dalawang paniking na na-rescue ng grupong Wildlife in Need. Napaka-vulnerable ng mga baby bats, lalo na kapag nawawalay sila sa mga nanay nila. Napakahina because yung sustenance nila, nakadepende at this time sa nanay, eh nawala yun. Kilala ang lugar na ito sa San Luis, Batangas dahil sa daang-daang fruit bats na naninirahan kasama ang mga residente. Habang lumalapit ka dun sa lugar kung saan nakatira yung mga paniki, makikita mo na at maririnig yung kanilang vocalization. This is their way of communicating to each other, no? May parang naiinis, merong parang tinatawag yung kanilang mga yang. Nasanay na rin ang mga residente sa mga paniki nilang kapitbahay. Hindi naman po sila ng ganyan lang po sila. Ganyan ang trabaho nila, lilipad sa hapon, tapos sa umaga babalik, tapos tulog sila sa araw. Pero may pagkakataong mga patay na paniki ang kanilang nakikita. Kaya yung umikot kami doon sa area, nakita natin meron doon mga patay at naagnas na paniki na nalaglag mula doon sa mga puno. Nung bagyo pa, siguro po ay sa sobrang lakas na po ng bagyo, hindi na po kinaya, pumagsak na po siguro sila. Kaya po siguro namatay na rin sila. Eh siguro po yan ay tinali na lang po siguro ng mga bata dyan. Ang ilang raw sa mga patay na paniki na nakita nila roon ay dahil sa pamamaril ng tao. Bali, noon pong una, may mga pumupunta dito na mga ibang tao, hindi po mismo mga taga rito, na minsan makikita na lang na sila ay binabaril dahil sabi nila ito ay pwedeng kainin. Pero noon pong ang naandyan dyan na yung municipal ordinance, yung mismong residente dito ang nangalaga na sa kanila. Pinag-ingatan na sila, sinasaway na sila. Yung isang grupo naman dito sa Zambales called Wildlife in Need, iba yung mission nila. Ang mission nila, kuhanin yung mga nalalaglag na bats mula sa puno at i-rehabilitate ito. So dito namin nakita rin si Tatay Ed, no? Isa siyang katutubong Aita na matagal na niyang ginagawa itong pagre-rescue sa mga bats na nalalaglag. Siya na rin yung parang tumatay yung leader ng grupo nila dito sa Wildlife in Need, no? Yung ano, 2016 nga lang yun. May nakikita na kami yung bats doon. Nadaan lang namin, tapos sinasabi namin sa mga tao dito, may mga bats na ako nalaglag doon. Yung malakas yung hangin. Kasi bumaba yung kapit nila doon sa nanay para lumuluwag. Kapag hindi pa kaya lumipad ng mga baby na bats, bit-bit sila nung nanay nila. So you can imagine na kapag lumilipad sila, siyempre, gumagalaw yung wings. Hindi rin may iwasan minsan na nagluloosen yung kapit ng baby dun sa mother. Aware naman yung ibang mga bats, yung mga ibang mga mother bats na kapag nangyayari yun. So pwede namang makuha pa ulit nila yung baby nila. Pero marami rin instances na hindi na. So naiiwan talaga yung mga baby na bats. Inilalagay ni Tatay Ed ang mga na-rescue baby bat sa kanilang rescue center. Ito sa enclosure na to, dito nila tinatago or kinikip temporarily yung mga flying foxes na nalalaglag kung saan doon namumugad or nagro-roost itong mga flying foxes. No? Para dito sila magpalakas, magpa-bumawi, no? Ng lang kanilang lakas. They will feed them, provide food for them, and temporary shelter. Naabutan namin yung dalawang baby bats na nakahiwalay doon sa mga juvenile bats. No? Napaka-vulnerable ng mga baby bats, lalo na kapag nawawalay sila sa mga nanay nila.
madali silang dapuan ng sakit. Napakahina because yung sustenance nila nakadepende at this time sa nanay. Pati yung protection na binibigay ng nanay, nawala din. Ayon kay Tatay Ed, minsan na raw umabot ng 60 pirasong baby bats ang nasa kanilang temporary shelter. And you will notice them sometimes flapping their wings. Nakikita natin ganyan. That is one way to regulate their body temperature. As you know, yung parang pakpak nila is an extension of their skin. It's lined with blood vessels. Nakikita natin ganyan. Ito yung humerus, radius ulna. Tapos digits na yun nandito nila. Ginagamit nila paglipat-lipat na ganyan. So it's lined with very thin skin na may mga blood vessels sa loob. Lahat ginagawa nila upside down. Even mating is done upside down. Itong area na to is just a temporary enclosure for them, no? Habang nagpapalakas sila, nagbabawi ng lakas, nagpapagaling sa mga injuries nila. And eventually, kapag malakas na sila, they will be released back into the wild. So yung mga fruit bats, yun serve sila as seed disperser. So yun yung tumutulong sa mga gubat natin na mag-regenerate. Other group, yung mga kumakain na insekto, yun, ang pinaka-main role nila sa ecosystems natin is control and regulation ng populations ng iba't ibang klase ng insect. So yung mga bats na nakita natin sa Batangas at saka yung bats sa Zambales at yung mga rescue centers, na involves, these are living proof na pwedeng mamuhay at makipagtulungan ang tao sa hayop sa isang mundong ginagalawan natin lahat.